Ano nga ba ang mga pwedeng compatible parts na pwede natin gamitin sa MotorStar Explorer 250 version 2? Maraming nagsasabi na mahirap daw tong i-maintain dahil hindi daw nahahanap yung mga parts nito kahit saan-saan. Pidyong to kayo ay actually magugulat na sobrang pala daling hanapin yung mga parts na pwede gamitin dito. Na sobrang dali lang pala i-upgrade ng motor na to. Let's get started and let's get right to the video. Okay, simulan na natin sa battery since lagi talaga tong pinapalitan. Kailangan nyo hanapin is 12V7L or YTX7L. 7L-BS or ito yung stock natin, MTX-7L-RS. So yan yung sa battery natin. Make sure na yan yung kukunin nyo para saktong-sakto dito kasi kung mamamali kayo dyan, baka hindi mag-match dito, hindi mo nyo malalagay. Okay? Okay, yung sa next natin is yung kanya steering bearing. Nasa loob nito yung steering bearing natin. Pwede nyo palitan yan ng TMX-155 na knuckle bearing. So ayan, sobrang dali lang hanapin. Okay, so sa front axle naman, so ito yung axle natin. Kailangan natin ng dalawang bearing dito. Yung size is 6301. So tandaan nyo yan para tama yung may lalagay nyo. Okay, so ngayon naman yung sa rear axle natin, so yung bearing na kailangan natin dito is 6202. Okay? So sa harap 6301, so dito 6202. So dalawang bearing yung kailangan nyo din dito. So yung sa sprocket hub naman natin, ito yung sprocket hub natin. So yung bearing na kailangan natin dito is 6203. So isa lang yung kailangan nyo dito, 6203. So sa brake pads naman sa harap, so yung kailangan natin na brake pads dito sa loob is pwede siya sa XRM or sa Wave. Okay? So yan. Dito naman sa rear brake pad, so pwede dito actually yung Rider 150. Actually, yung sa brake pads naman, sobrang raming pwedeng ilagay talaga dyan. Kahit saan nyo lang yung nahahanap. So, sa brake disc naman, yung kailangan nyo dito is 5 holes. So, 5 to. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. So, yung 5 holes na front disc brake is, yung nakikita ko is yung Supra GTR. Pwede daw yun. Pero basta dapat ang hanapin yung 5 holes talaga. Sa rear disc brake naman, pwede dito is yung front brake ng XRM 125. To, tapos, 4 holes to. Tandaan nyo, 4 holes. Naman is yung ating clutch cable. So, ito yung clutch cable natin. So, maraming pwede ilagay dito. Okay? Pero usually yung nalalaman ko is XRM 125 pwede dito and yung TMX 125 na short. Pero marami eh. Kahit ano lang pwede ilagay nyo dyan. Basta, tama yung length. Umabot dun sa clutch nyo. Regarding naman sa cable throttle. So, yan throttle nyo. Meron yung cable dito. So, yung nakasabit yan dyan. Ang pwede natin ipalit dyan is TMX 155 pa din. Okay? So, yan. So, regarding naman sa brake caliper. So, pwede to actually pwede to actually Raider R150 pero dapat tama yung bracket nyo ha. Ito. Dapat tama to na sa size. Okay, kung magpapalit kayo ng size na mas malaki, syempre mas kailangan nyo na medyo mas malaking tong adapter, no? So mas maliit, kailangan nyo mas maliit din ganito. So dapat match, okay? Same din pati sa likod. Ayan yung likod natin, zoomin natin. And pwede din R150 yan, pero dapat tama pa din yung bracket nyo, okay? So be careful lang kayo niyan. So mas mainam talaga na sa mekaniko nyo ipagawa yan. So sa chain size is 520 yung stock nito, okay? So yung sa front bracket naman, ang pwede dito is XR200. Okay, pwede yung XR200 kasi 520 din yung size nito. Sa likod naman, wala. Okay, walang plug and play na rear sprocket dito kasi parang ano kasi to eh, palalim to eh. So okay, so usually yung mga nabibili kasi natin flat, okay? Kailangan niyo ng conversion talaga nito kung gusto niyo magpalit ng rear sprocket. So ayan, I believe maraming nagko-convert ng rear sprocket natin. So yung stock nga pala ng sprocket natin, in case gusto nyo magpalit ng ilang teeth, so ito is isang 32 sprocket yan, 32 teeth. Sa harap natin is naka 13 yung stock. Pero correct me if I'm wrong ha, kung may nakikita kayong plug and play talaga na rear sprocket talaga nito, 520 yung size ha, 520, then you can comment down below para ma-enlighten tayo lahat. Okay, so baka mali lang yung sinabi ko, hindi naman ako perfecto. So sa clutch lever naman at sa brake levers naman, so pwede dito actually yung Yamaha Mio, Mio kahit saan nyo lang nahanap yan, at yung Sniper Classic. So yan, pwede dyan sa ating brake levers. Okay? Clutch naman tayo. So actually, dito nakalagay yung clutch. Dito sa loob. Okay? So sa clutch lining natin, TMX-155. And sa clutch springs natin, TMX-155 pa din. Okay? So ayan, tandaan nyo. Then, sa clutch housing naman, yung parang housing sa loob, yung lalagyan ng mga clutch springs niyo and clutch lining, kailangan nyo sa Z200R, yung old version, or sa X200R, or hanap na lang kayo talaga ng stock dito. Okay? So ayan. Okay, so sa footrest naman, pwede ito actually sa galing CB400 at sa Ninja. Sa rear set naman, pwede Raider R150, CBR150, pero sa Raider, kailangan nyo ng konting bracket na para ma-match yung kanyang bolts dito. Okay, so tanda nyo yan. So sa fuel valve naman, sa loob yun ng makina, so kailangan nyo nun is TMX-155 pa din. Ignition switch naman, so ito yung nasa gitna mismo, hindi kasali ito, nasa likod. So XRM110, pwede yan, XRM110. Okay, sa Kickstarter naman, ito yung Kickstarter, so wala siyang kaparehas. Ano lang, same brand ba ni MotorStar, which is yung Z200R or yung X200R, okay, yung older version ng Z200, pwede yon, okay, or lahat ng Z200, pwede yan.
Okay, so sa rear shock naman, so pwede yan Fury 125 actually or CBR150 yung version 1 at version 2 nila. Okay, wag na yung version 3 at version 4 na mga bago yon. Okay, para naman sa front shocks, ito ay isang inverted na, so mahirap to hanapin, so wala siya actually kaparehas. Okay, so hanap talaga kayo ng stock nito. Meron naman sa Shopee yung kanilang Motostar mismo na Shopee, so pwede dito. Naman sa oil seal sa front shock natin, so yung kailangan natin yan is sa Barako 175. So yung kanyang size naman is 30x40.5x10.5. Oil drain plug naman, so alam natin na sa ilalim yun. So ang pwede natin palit dyan is TMX155 na tapet cover. Okay? Sa rectifier naman, or yung tinatawag nila na regulator, alternator, dapat stock talaga, or galing sa X200R, yung previous version, or Z200R. So yan, wala siyang plug and play. Pero once again, correct me if I'm wrong, if may nahanap kayo na plug and play, pwede nyong sabihin dito sa comment section. Okay? Huwag kayong mahiya. Okay, regarding naman sa side mirrors, so alam naman natin, Ninja talaga yung nagsasakto dito. Okay, aside sa Ninja, pwede din yung sa Rusi SSX200, Sigma 250, at yung Gamma 200 nila. Pwede din yan. Yung sa mga NMAX R3, hindi siya sakto. Medyo may kalayuan yung gap nila dito, so hindi siya sakto. So yan yung pwede. Pwede din yung ZX10R, I believe. Di na daw kailangan ng adapter daw. Daw, okay? But correct me if I'm wrong, if kailangan pa. The lights naman, so kahit anong pwede isalpak nyo dyan, so universal naman to, okay? Pero ako, trip na trip ko talaga yung stock nito kasi parang may araw and gumagalaw. So for me lang, okay na ako nito in case nasira. So kahit anong universal, pwede nyo isalpak dyan. Yung sprocket hub naman mismo, pwede nyo ipalit dito is Honda Sonic. So ayan. Okay? So regarding naman sa switches, okay? So actually yung previous version ng Z200 pa din, or sa Z200, yung Z200R. R, yung X200R yung previous version pa din or stock. Pero meron naman ako nakikita na mga rider yung gamit nila dito sa Rider 150. Pero hindi ako sure if plug and play ba siya. Okay? So yun yung hindi ako sure. Okay? So note lang yan. So regarding naman sa CDI natin, nakikita yung color blue dyan. So pwede yung sa CDI natin, gamit natin is Showar or CDI. Pwede din sa Sigma 250, pwede din yung Power Max. So meron din yung KS1 Shark, yun daw yung maganda. Pero I believe phase out na daw yun ngayon. So gamit ko ngayon is Showar CDI. Okay, regarding naman sa ignition coil, nasa OB yan. Okay, so sa ignition coil, usually universal na yan. Basta suggestin ko lang, Phaeto 7400 Pro. Medyo malaki yun, hindi yun yung plug and play. Pero merong Phaeto na universal. Okay, yun yung sakto. Or gusto nyo na sakto pa din is yung Apido na ignition coil. So regarding naman sa spark plug, andun na yun sa loob. Okay, if gusto nyo ng standard na NGK, so D8EA ang size. Pag naka-iridium naman yung gusto nyo is DR8EIX. Then yung gamit ko naman dito is yung mas mainit doon na version nun. Medyo mas mainit siya, medyo mas malakas siya konti. Nang konti lang, konting-konti lang. DPR8EIX-9. So mas maganda yun kung naglo-long rides ka. Pero kung short rides, suggest ko yung DR8 lang. Okay? So ano ba yung mga upgrades na pwede mong gamitin sa mga compatible parts na yon? So yung first natin is yung sa CDI. So yung sa CDI, universal na kato, Phaeto, Showar, KS1. Or yung sa Power Max, yung sa Rusi Gamma or sa Sigma 250. Next naman is yung kanyang ignition coil na pwede nyo lagyan ng Phaeto, then yung kanyang spark plug nyo, gawin yung iridium. So yung tatlo, pag i-combine nyo yan, mas maganda yung current ng motor nyo. So mas mabilis siya, konti, and mas fuel efficient siya actually. So yun, malaking upgrade yan. So yung mga tatlo na yan, kahit saan nyo lang nakikita, hindi naman siya ganun kamahalan, pero sobrang laki ng performance improvements mo. So if gusto nyo makita yung malaking improvements ng tatlo na yon, you can check this video down below, ang 4 best performance mods na sobrang sulit. So check nyo yan. And if na-enjoy nyo yung video na to and helpful sa inyo, don't forget to hit that subscribe button down below. Thank you for watching and ride safe!